So ganito kung paano ayusin ang computer na nagpa-power on pero wala siyang display. So may hinanda akong motherboard. Tinanggal ko siya sa ano mga bro, CPU casing para kitang-kita niya yung mga pinagagawa ko. Okay? So ituturo ko yung dalawang technique para mabilis yung ma-repair ang ganitong sira ng computer. So alam na ng mga veterano to ang ganitong technique. So ang video na to is para dun sa mga baguhan at gustong matutong i-repair ang computer nila. Okay? So ito yung unang technique mga bro. So saksak muna natin siya. Monitor at power supply. So ayan, nakasaksak na siya. Ngayon power on natin. So power on ko na. Itatouch ko na yung dalawang pin. So ayan, umikot na yung CPU fan. Ngayon pansinin natin itong LED numlock kung iilaw siya. So press natin yung numlock kung nailaw itong LED. So hindi siya umiilaw mga bro. Wala ring display. So pagka ganito mga bro, linisin muna natin yung memory. Okay? So linisin natin. Hugutin muna natin tong power cord. So nahugot ko na. Ngayon, tanggalin natin tong memory. So palakihin natin, lapit natin yung camera. Yan. So para dun sa mga baguhan at wala pang alam sa pagre-repair, ang pagbaklas ng memory is awiin lang to, pakanan at pakaliwa. So natanggal na siya. So linisin natin yung itong mga gold pins. So gamit nitong karton, kapirasong karton. Pwede rin yung eraser mga bro. So sa akin is mas maganda tong karton kasi medyo magaspang siya. Kaya kikintab tong mga gold pins. So ganito lang. Yan, balik-balik lang. Tapos pag kumintab na, sa kabila naman. Balik-balik lang siya. Tapos ibalik na natin. So ang pagbalik nito ganito lang, itapat nyo lang yung notches itong may kanal na to para dun sa mga baguhan. Tatapat nyo lang yung notches na to dito para mag-lock siya. Okay, tapos ipipress lang natin to dulo-dulo. So ganito lang. Yan, pag tumurog na, okay na yon, nakalock na yon. So saksak na naman siya. So saksak na naman siya. Tapos testing ulit. Testing ulit kung magkaka-display na siya. So power on ko na. So umikot na yung CPU fan.
So wala siyang display. Hindi rin nailaw yung LED ng numlock. So pag pinipress yung numlock, wala siyang reaction. Pagka ganito mga bro, nilinis na natin yung memory. Is wala pa rin display. Ang gagawin natin is palitan natin ng memory. So unplug muna natin. So yan, naka-unplug na siya. So tanggalin natin yung memory. Tapos palitan natin. So ito yung pamalit ko. Nalinisin ko para maging tab siya. Tanggal yung dumi. So kakabit mo na to. Ganun lang, press lang natin to, dulo-dulo. Yun, so nag-lock na siya. Tapos testing uli. So saksak ko na. So yan, may power na yung monitor natin. So i-touch ko na yung dalawang pin para sa switch. So power on ko na. So umikot na yung CPU fan natin. So ayan, nagka-display na siya. Ayan. So pansinin din natin tong LED ng numlock. So umiilaw siya. So yun ang unang technique mga bro, para mabilis nating maayos ang ganitong sira ng computer. Nagpa-power on siya pero wala siyang display. Doon naman tayo sa pangalawang technique mga bro. So ito yung pangalawang technique mga bro, para ayusin ang ganitong sira ng computer. Pa-power on pero wala siyang display. So ganito, saksak muna natin. So ayan, nakasaksak na siya. Tapos nailaw na yung monitor natin. Ngayon power on natin. So ayan, umikot na yung CPU pan natin. So wala siyang display. Ngayon press natin yung numlock kung naiilaw ba tong LED. So yan, umiilaw siya. Tapos press na naman siya kung mawawala. So namamatay siya. Ibig sabihin may reaction siya pagka pinipress yung numlock. Ibig sabihin mga bro, ang pwedeng maging sira niyan is pwedeng VGA cable, maaaring maluwag sa pagkakakonek, o nginatgat ng daga. So yun ang unang dahilan yan. Pangalawa is yung monitor mismo ang sira. So pagka nagpalit na kayo ng monitor mga bro, tapos ganun pa rin, wala pa rin display mga bro, ibig sabihin sira na yung onboard graphics ng motherboard natin. So pagka ganun mga bro, ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng video card katulad nito. Na-experience na to mga bro sa PC unit ko na isa.
ganito rin. Ganito rin ang problema niya. So pagka nilagyan siya ng video card, nagkaka-display na siya. So pagka ganun mga bro, na-check nyo na yung VGA cable, tapos nagpalit na kayo ng monitor, try nyo lagyan nito video card. Okay? Kung gusto mo ng ganitong content at gusto mong laging updated sa mga i-upload kong video tutorial, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong bagong video tutorial. At pakilike na rin para ganahan naman akong gumawa ng video tutorial. So ganun lang mga bro, ang dalawang technique para ayusin ang ganitong sira ng computer. Magpa-power on siya pero wala siyang display. Sundan nyo lang yung dalawang technique na sinabi ko sa inyo mga bro, at siguradong maayos nyo na yung computer nyo. Okay, so sana may natutunan na naman kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa panonood.